Pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you. We glorify your name for this another wonderful day, March 13, 2014, at Lord, we bless. Father, I ask pardon, apology, forgiveness, sa tanamong kasalanan ng nahimok sa maluag ng matinapun. Father, I believe that your love is always grateful for our trespasses. Father, I pray for our Pope Francisco, Pope Emeritus, David Steele, Papa Ambassadors, Church Ministerium, mga Kardinales, Kardinal Tagli, Kardinal Tibido, Kardinal Rosales Emeritus, Kardinal Vidal Emeritus, mga Arsobispo at Bishop Palma, at Bishop Vigigas, at Bishop Nagdamiwan, or at Bishops, mga Kabispuhan, Bishop Noel, Bishop Maruso, Bishop Cortez, Bishop Radula, and all Bishops. Magkabayan, Deacons, Kamadrian, Seminarians, Lay Evangelizers. Father, I pray for our benefactors, donors, the people who are working behind this ministry, the people who are spending their financial support in order that this evangelization ministry is realable, is fulfilled. Father, I pray that you may bless also our President Kino, Vice President Pina, Cabinet Member, Senators, Congressmen, Provincial Officials, Municipal Town Officials, Barangay Officials, Department of Justice, Supreme, Blessed and Guided. Father, I pray in the powerful name of your Son, Jesus Christ, that you may cut and cancel the sins that you have, curse, evil spirits, diseases, infirmities, problems, pains, troubles, sickness, and sickness. Father, I rebuke all these defeats and infirmities to come to the foot of the cross of our Lord Jesus Christ. Amahan, in Jesus' name, extend your healing touch. Sa tanang na ay mga sakit na sa mga panimalay, bibiridan, na sa mga hospitals, ang dahil sakit sa utok, labad sa ulo, sakit sa mata, sa dalunggan, ang dahil sakit sa glaucoma, iridium, sakit sa ilong, sinusitis, sakit sa dila, sakit sa bakba, sakit sa liog, laryngitis, tonsillitis, pharyngitis, sakit sa kasing-kasing, heart failure, rheumatic heart disease, heartburn, ano yung sakit sa baga, ang doon ay lung cancer, tuberculosis, sakit sa atay, na iba to sa abdo, sakit sa kidney, dialysis, sakit sa reproductive organ, duric cancer, breast cancer, cyst, tumor, ang doon ay arthritis, taas ang cholesterol, diabetes, ang doon ay sakit kung may father sa lugo, leukemia, anemic, sakit sa palit, head to foot. Father, touch it. It's one of us. Extend your healing touch as we believe right now in Jesus' powerful name. Father, I pray also for the expansion of your San Miguel Network, Radio Wagna. You bless our President Boston Daniel for more guidance. Father, bless our good workers, aided by Brad Joe Obinia, our technical department, aided by Inder Santo Casillas. I pray also, Father, alam sa finance department, our collectors, panalanginis sila, Amahan. Holy Spirit, come fill this place with your power, wisdom, conversion, and healing. Santa Maria, San Jose, Patitiesan, Vicente, Perasan, Luque, Exitil, Masanda, San Carlos, Sopilo, Camufo, San Patitpiton, San Tamas, San Agustin, Carlos, Boromio, San Jerome, San Iguis, Agab, San Rafael, Sinti, Braquillo, Ril, our guardian angels, our victims in heaven, please pray for us as we honor and praise our God today. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlawa, kinutlo, gikan sa Ebanghelyo, sumala, ni San Mateo, Kapitulo 7, Versikulo 7, Nagkuruntus. Pangayo, pangita, upagtutok. Pangayo, kamuhatagan.
pangita og kamo makakaplag. Panuktok ug ang pultahan abliyan alang kaninyo. Kay ang mangayo atagan ug ang mangita makakaplag ug ang manuktok abliyan. Kamong pagamahan hatagan ninyo ang inyong mga anak kung mangayo sa pan. Uwatagan ninyo bitin kung mangayo sa isa. Kung kamo ng mga dautan may balong muhatag o maayong butang nagto sa inyong mga anak. Unsa pagkaha ang inyong amahan nagto sa langit. Muhatagay siya sa mga maayong butang ni adtong mangayo kaniya. Buhatan nato sa uban ang buhat ninyo, ilang buhaton nga na kaninyo, kini ang kaulugan sa balaod ni Moises, uog sa pagtulunan sa mga propeta. Today, we are remembering Saint Roderick, usa ka martyr of Cordoba, the 8th century, beheaded, accused of his brother for his conversion to Islam religion. Giakusar siya sa igsoon nga na-transfer sa time pagtuo. That's why si Saint Roderick was beheaded. Pero it was only an accusation. Putlagliog na martir noon sa iyang pagkabuutan na igsoon o pagkaalagad sa Ginoo. Speaking of martyrdom, mauni ang shortest way to heaven. Ang pinaka duol, ang pinaka sayon na paagi aron ka malangit pagpaka-martyr at ubangas Ginoo sa imong pagtuo, most specifically pagpakamatay diha sa imong pagtuong Katoliko, then you will become a martyr. This is the shortest way to heaven. Martyrdom. Anyway, if ever we are not beheaded physically, literally speaking, but you know what? There are many instances of our lives that we are also what we call martyrs. No. We are suffering. We are struggling. We have different trials in life. Kini mao ang gitawag kong either martyrdom according to centuries of Saint Jesus. Tamatangkos ka ba? Kanandagan ka mga gipasan ng mga problema o mga kasakit sa kinabuhi. That is what we call inner martyrdom. I'm sure that all of us have the same experiences of what we call inner martyrdom. Na ay physical martyrdom, nasa gitawag kong internal martyrdom. But you know, both these two martyrdoms can bring us to eternity. Saint Roderick, lampumi, kasama niyo mo, isog, nagpakamartyr sa iyong pagtuo na Katoliko, nagpakamatay ka, lampumi, at hindi mahadlok na magpakamatay sa among ituang simbahan. Kung sa among ito ang Ginoo, magkinaunsa man. Iyang puming na mga sakit, na mga problema, na mga pagsuway. In Jesus' name. Amen. May zoon ako mong inapit sa makausa na winter up. Journey 2841-4940. Journey 3-0681-3820. O Journey to 6607-7505 o pwede sa mong mutawag 531-8061 sa atong landline. Malipay ko kung tawag mo, interact mo, huwi mo mo opinion sa atong pagkumalandong karong nagnaa. Thank you so much. Ubalik ko ninyo sa atong pagkumalandong nining Ebanghelyo. This gospel is talking about niining gitawag na itong pagpangayo, pangita o pagtuto. Kung atong tanawon,
foolishly action words. This is what they call in grammar na verb. Verb means an action word. Sa lupa, yan yung pagpanayo, pagpangita, pagtuktok. Action words. Why I need to emphasize to you that both these three words are verb words in grammar? Tungod kay this gospel is encouraging us of what we call cooperation and participation in order that something will come to its one of us. So pa, kini din ibang ilyo, nagpailundong nato kung cooperation, nagpailundong nato kung participation for what we are asking for. Agree? Mauni ang hihingon diris atong ibang ilyo nga pangayo, kamuatagan, pangita, kamu magkakaplag, panukto, kamu pag-aablian. Kining tanang mga words na atong nadungog kung nabasa din ang Ebanghilyo karon, pulos ni mga action words. Meaning, we are reminding na mulihok ta, muhimo na sumpar, muhimo ta ang lakang for us to gain, for us to receive, for us to acquire a certain thing sa atong kinabuhi. Mingon din yun sa Filipos Kapitulo 4, versikulo 6, ayaw kamu kabalaka sa bisan unsa kundili pangayuan sa Dios ang inyong gikinamlan uman ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Sa lupa, ang tao gi-encourage sa Ginoo nga mag-ampo ngadto kaniya. In fact, matudyar sa Lucas 18:1 nga tugutso, this is about sa usa ka byuda na nagpunay balik-balik ngadto sa wis sa ustisya nga ipangayo may tungod sa iyang anak. Ang wis matud pa sa mga teologo literados Ginoo, ang byuda literado sa tao, kita, people who are here on earth. Na nagpunay pangayo sa wis, nagbalik-balik. Sa ato pa, sa iyang pagpunay balik-balik sa wis, na retirados Ginoo, kung sa may na-consume niya tumaong babay ang iyang enerhiya, ang iyang oras, ang gastos niyang pagsigi o doon sa wis. So ato makita, because of her efforts, because of the energy consumed, and because of her cooperation sa iyang gusto na may tabo sa iyang kinabuhi, kamao ang justisya sa iyang anak. She was granted for what she aimed, for what she desired sa iyang kinabuhi. And this is what we are talking about sa atong ebanghelyo ni ining adlaw. Pangayo, pangita o pagtukto, kining pulos mga action words, meaning na tinanglan kung tawhanon na pagtambayayong, tawhanon na pagkupirar. Right? Even salvation, according to San Agustin of Hippo, ang Diyos dili muluwas sa tao na dili kamaumutabang sa iyang pangalit. This is the opinion of a certain great theologian of our church, Agustino Pipo. Dili mutabang ang Diyos sa tao na di mutabang sa kagalingon sa pagluwas. Therefore, salvation is not totally na sa Diyos. Yes, of course, God is the one na muluwas sa tao. But without human cooperation, without human participation, for Augustine's theology, it's very impossible na ang tao maluwas. In a way, niyong pinag-uban, kung sa maling giingon, Brad, na ang kaluwasan dilit tungod sa paningkamot, kung dilit tungod sa gracia, episo tukit. Klaro ko na ito na.
sakto na ang pagluwas trabaho sa Ginoo. Pero unsa ang pagluwas sa Ginoo sa tao, na wa siya kakita og interes sa maong tao. Do you think that God will save you, will save us? If ever wa siya kakita sa atong interes to be saved? I don't think so. Muna yung si Pablo Filipos Nusgusi, work out your salvation. Trabahoan ninyo ang inyong kaluwasan. So ba ang pagluwas sa Ginoong kaluoy, tama man, maluwing Ginoong sa tao. Pero tignan, maluoy ang Diyos sa tao na nagpakita kung kabuutan, nagpakita kung interes, nagkabot sa iyong pinabuhi. Nakigbisog, Luke 16:16, pakigbisog mo araw makasunod sa langit. So ba, without these elements, na nagigbisog ka, nalingkamot ka, nag-struggles ka to become good, without all these elements, this is a legal term, ako nag-i-apply ng legal na mga aspeto, mga terminology sa atong pagkumalandong sa Ebanghelyo, para masabtan ba? For us to be saved, there are also elements. Unta man, ang mga elements to be saved, nalingkamot ka, nalingkamot ka, sakripisyo ka, nag-antos ka. Then, later on, ang Ginoo umaluoy. Tingali, kung atong tanawon, mas grabe ang imong kaluoy sa tao nga nakita ni mong nag-sakripisyo, nag-antos, naghimog maayo para kanato. Mas maluoy ka kumpara sa mga tao nga way pakialam sa mga tao sa palibot na way di mo maayo. Asa man, magtubod ang imong kaluoy, na mas grabe ang kaluoy, agtubis mga tao, naningkamot, nagtarong. Mawra po na ato ba sa Ginoo? Mas maluoy siya kung makakita siya sa mga anak na naningkamot, naging bisog, araw maluwas. Right? Na ay ginawa kong human cooperation, human participation, comparing sa tao, maway pakialam. My question is, kung samanta, nakigbisog, naging kamot, or else, what ay pakialam sa atong kaluwasan? Now, matodiri si Banginyo, pangayog kamuhatagan, pangita og kamu, makakaptap, panukto kung ang pultahan, ablihan, alang kanyo. Kabalo mo, matod pa sa St. Jerome Biblical Commentary, page 75, ako mananggitan aw, 74 to 75, these are the pages in this commentary book of St. Jerome na atong gitaligan sa atong pagpamalandong sa Ebanghelyo karong taknaa. Nga nung girepeat ni Kristo nga, pangayong hatagan, kunya, panuktok o ablihan, pangita o makakaplag. Nga nung yung gi-emphasize yun ni Kristo, kining tulo ka termino. Matod pa sa hubad sa usa ka eskala, to give great emphasis, speaking of emphasis, aron paghatag gibugaton na ang Ginoo muhatag yun ay sa unsay pangayoon sa tao. Kay kun mangayo, atagan, mangita, makakaplag, manuktok, pag-ablian, sir pa, kini Ginoo, kung iyong pangayuan, tuktukon niya, mangita ka, di gini siya mukawang na to. Di gini siya mubalibad na to. Mauni Ginoo. Mangyatagon, manuluyon, a very generous God. Mauni Ginoon sa mga scholars according sa ilang opinion sa St. Jerome Biblical Commentary, page 74-75. The repetition of the same words, na maoram yung mangayot ka, mangita, magkakaplan, according to them, three words are similar in truth, in meaning, but the bottom line of these three words, pangayo, pangita, o panuktok, ga-emphasize nila ang generosity sa Ginoo, ang kamaluikos Ginoo, ang kamangyatagos Ginoo.
mao ni Ginoo na akong lituan. Ang Ginoong dili ako. Ang Ginoong dili kamao magpabaya sa iyang katawan. Therefore, logically speaking, dili dai pabor ang Ginoo ng iyang katawan ng kalibutan na napasmo. Dili di pabor ang Ginoo ng iyang katawan ng kalibutan na di pangbutong. Dili di pabor ang Ginoo ng iyang mga anak ng kalibutan na buntas, nag-anto sa tumang kalisod, financially, materially. Dili siya pabor anak. If anyone of you can testify that God is having mercy His people na nag-antos, ibutom ng pasmo, nagkagidlay. If anyone can prove and can testify, my next question, where you can find that proof and what argument na imong isandigan sa imong pagpamahayag na diin ang Ginoo na himuot kong nalipay na nagtanaw siya sa iyang mga anak na nagantos, gigutong, nagkagidlay ni ining kinabuhiya. Believe me, wala ang Ginoo may himuot nalipay na nagtanaw sa katawan na nangapas mo, nagantos. Jeremiah 9:11-12 it says, ang gustos Ginoo nga ang tao mo prosper sa iyang kinabuhi. Gustong Ginoo nga ang tao mo sinsus ng kinabuhi. Gustong Ginoo nga ang tao matigayon sa iyang kinabuhi. And believe me, do not believe this mentality that rich people are candidates for what they call eternal fire. That's wrong. That is false. Fallacy. Right? According to Webster Dictionary, page 173, fallacy means false statements. Why it is a fallacy to put sa rason? Kay dili tinuod na ang mga dato maimpirno. Kung sa may gibasihan sa uban, na ang mga dato maimpirno, matuliya sa Matthew chapter 19, 24, sayon kayos kamilyo paglusot sa lungag sa dagong, kaysa usa ka dato pagsulod sa ngalian sa langit. Kanang dagong niya, according sa mga eskalas, dili na dagong na gamiton o tahi. Kung dili ka ng daguma, usana ka dapit sa Israel, na igo ragyod makasulod ang usa ka kamilyo, pagkuhaan siya mga bagahe, kuhaan siya mga karga, kunya makasulod siya niya ng dalana, na murag purma o lungag sa dagong, kanang butangan sa talog, ihana ang dagway sa maong lungag, gitawag ng lungag sa dagong, pero place na, kalsada na sa Israel, dili na literal na kanang gitawag na ito o dagong na itahik o sinina. No, that's not the truth behind of this dagong, kundi lugar na, dapit na, kalsada na, at tumakaaging kamilyo, pero kuhaan ang kamilyo mga bagahe. Igo na binuluso. Yun niya ang dato, lisod malangit. Not absolute. Na naman, naman po yung mga dato na malangit. Si Abraham di ay, hindi na itong dato ah. Si David, si Solomon. Ah, speaking lang ka dato, Ginoong Diyos. Mga dato to kay mga hari ko. Therefore, dili tinuod na ang mga dato na impyerno. Why I need to emphasize to you about this truth? Because I would like to break and even to erase in your minds the concept na ang Ginoo masupok kung madato kung masinso ka. That's bad theology actually. That's bad belief. In fact, ang Ginoo kay iyatang mga anak. That's why in our gospel for today, it is very clearly emphasized na pangayo, pagkita, kung kamo, makakaplag, makakita, patuktok. What's that? As everything, as long as it is for our own sake, as long as it is for our own good, mauni ang ato makita na kamatuunan na mangayo at kontinin atong gituang makaayo ka nato. Likewise, 1 John 5:14,
ang tao pagmangayos Ginoo, hatagan na mas Ginoo sa butang na nagtuo ang Ginoo nga makaayos tao. Pero dili, dili man sa niya yata. 1 John 5:14. Pero, the point is, na ang Ginoo ay pwedeng pangayuan, ang Ginoo ay pwedeng hangyuon, na ang Ginoo ay pwedeng atong pangayuan o pabor, meaning, unsay atong gusto na makaayo sa tao, iya binatihatag. Usa niini, kung mangayot tag pagkasinso, there's no wrong with that. Mangayot tag kwanta, there's no wrong with that. Kinsa may tao, maminalag kwanta. Mangayot tas Ginoo o good health, there's no wrong with that. Kaya nga ito mga mentality ng Ginoo, malipay pobre ko. Malipay Ginoo nga, masakitod ko. Malipay Ginoo nga, nagkaitulisod ko. Disaka mo na ng tiksing, ano? Kinsa ka ng tudlo ninyong anak? Muna akong question. Muna akong firming tuon. Why we have this mentality? Nang Ginoo malipay daw, according to them, na nakay sakit, nakay problema, nagkaitulisod ka, lipay ng Ginoo nga, napas mo ka, ay lipay ng Ginoo sa publika. Nga naman na, ng ang brother, Numbers Matthew 5, mabulahang mga pubre. Dili, wagi na pubre materially ang giingon diya. That's not the point. Kanang giingos Matthew 5, pubre na spiritual, meaning pubre ka sa bida, nga batasan kina iya. Nalas Galatia 5:19-20, pubre ka na, bulahan ka. E kung dato ka sa bida, kina iya, alaot, pero pubre ka aning. Therefore, ayahay ang tao, bulahan ang tao. Pero, sa kakakita sa Biblia, mingon ang mga nag-antos, nagkalisod-lisod, kanyang mga tao nga wa masinso, kanyang tinapos, kinabuhin, bulahan. Anyway, namugip yung mga tao, eksepsyon, na bisagiun sa pagpalitamot, bisagiun sa nila pagkayod, maoradya po ng ilang estado. Okay na, kanyang kamot man. Pero what I mean, kanyang nagpabayas, kinabuhin ba? Nag-antos, nagkagidlay, gigutman, nagkabulitsing ang kinabuhi tungod sa pagpabayak siyang kinabuhi ng kalibutan. Do you think that God is happy watching these people? I don't think so. Di kumutuwa na. Kaya Ginoo, kategorically, gusto mo siyang hayahay ang pagkabutan na ito. Anak, punta niya. Kita, ginikanan man, ganahan tas ng mga anak na hayahay ang pagkabutan. Buutan mga lika, samot ng Ginoo na mas buutan pa na ito. Agree? Pwede noon. Sano pa, kung nakita sa Ginoong nagpabaya ka, wat ay pakialam, wat ay pagpalingkamot, di siya happy na ito, anak. Pero galingkamot na ta, nagiging mo na takun siya maayo, then still, ingani ang dagat kung kinabuhi. Maunay, ato makita, mamatod sa 1 Timothy chapter 6, na pagkakuntinto sa butang, na naan ato, kung ato nang gihimo ang tanan ba? Kung ato nang gipanikamutan ang tanan ba? Meaning, di alagay kutob ang imong dagas kinabuhi niyo tanon. Pero, kung wag galit ka manikamut, kinaakay mentality nga, hukirag pubri ka, hukirag nagkagidlay ka, hukirag nagkasalusod ka, hukirag masakitun ka, hukirag napas mo ka, kaya ang ginuhapi, mo nang pabaya ka, di kumutuo ang ginoo na lipay na. Lahim man ang tao na maurag yapo ng kahintang, pero naningkamot kaysa tao na looy ang kahintang kay wak maningkamot. There is a big difference with regards to these two situations. How about you, my dear people? Where do you belong with regards to these two situations? Nagantos ka ron, nagkalisod-lisod, kay wak ka maningkamot? Or else, nagantos ka gyapon bisang pasin mong pagpaningkamot? For me, mas bulahan ka na nagantos ka bisan sa pagpaningkamot, apan ikaw na nag-antos, kaya wak ka maningkamot, looy ka. Mawag na itinood. Now, ato makita, niiling ibangilyo nga ang Ginoo gusto biniay na pangayuan na ito. Right? Pangayuan. Ay kinipan kong Ginoo o tao, dako ka ayong kalainan. Ako mismo, this is my personal experience, na may mga tao nga magsiging pangayo na ito, kanang balik-balik na bitaw.
kanang himbaw ka nga. Ginawa na abuso ng mga niya, kay pirmi naman. O kinagmangayo, kung panagsara, sa itong pagkatawanan ba, hinanak, may ako na nga itong una-unaon ba? Na ako, nahadlok ba yung pukong na maupo niyo na una sa mga binipakto sa itong sponsors, sana may isbrotherin si balik-balik man. Kaya gano, there are instances of my life na kasuway sa kubang, ha? May mga tao magbalik-balik na gigamyo, pangayo, pagbalik-balik na og pakiluoy. Ya makita nato nga mga basko ng mga tawana. Ha? Kayang mo diskarte sa kinabuhi aron makasurvive, aron nga matigayon sa ilang kinabuhi. Kabalo mo, in my experience, this is an honest experience, bubati ba'y nagsakit? Pagpirmi na pangayuan, mubati pa yata o kanang itawag nato o kay ubo sa tao ba na ato nakita nga diabuso ang imong kabutan. Na yung mga tao ang amores opisina na sige nagbalik-balik kung atong tanawon. Oh. Ako kasuway kong pangwinta na sa akong pagkatawanon. Kasuway na mo, kanang pirmong pangayuan ba? Pangayuan mong kamunggay, pangayuan mong tangan. Pangayuan mo kanang kalabo, oh, pangayuan mo og dahon sa usay dahon ya kamote, pangayuan mo ganas, oh, pangayuan mo og tanang lubi. Kana bang sige na balik-balik ba? Suway mo. Kanang pirmi mo pangayuan og pabon, pangayuan pirmi og tabang, pangayuan kwarta. Suway mo anak. Siyempre, tanan nato kasuway kung si atong reaksyon. Honestly speaking, kung si atong gibati, sakitan ta. Kunya, daga nato, umuriklamo. Daga nato, masuko. Daga nato, mamuyboy. Daga nato, mamuita. Ang uban rin sa buton. Ang uban, mga saba. Diba? Ang uban, mga insulto. Maunay reaksyon sa tao. Pagpirmi pangayuan. Pagpirmi pangitaon. Pagpirmi tuktukon sa imong puntahan, kay mangayong pabor ang atong silingan, parinti o mga higala. Pero na ako'y nakita na dili ka mamubalibad, pumunta na mo kinsa, panahog eleksyon. Di puntanan, pero kasagarang kalidato basta panahog eleksyon, di ka mamubalibad. Bisa muna-munang pumunta, hindi silang lakon. Gano? Eh, anong puntaran? Mauna, pero pag normal rin ang dagas itong kinabuhi, huwag kayo pakimbabo ba? Kanang normal lang nga itong pagpuyo ba? Nga, na yung mga taong sige balik-balik. Ay, kasagara na ito, kasagara na ito, mureklamo. Kasagara ito, mamuhiboy. Kasagara na ito, mga insulto. Bisa sols, pamilya, may tabo, may na, ang bana, sing pangayas asawa, masukong bana, mangwinta pa. Pangayuan, pagresibo, kangilad, buning ba na ano? Na ako'y mga asawa nga mangwintas ng bala, na yung ginikanan mangwintas ng anak, na yung mga anak mangwintas ng ginikanan. That's human being, nga ng tao. Pag sige kang pangayuan, mangwinta ka doon yan. Pag sige kang pangayag pabor, masuko ka. Pag sige kang pangayuan o sa kabutang, muli ka. Pangayuan ka mong gay, balikong sana. Dang suko-suko, oh, pagtanong. Kahit sa puto ka doon yan. E kabalik-balik ang atong silingan, in a way. I am just telling you the truth. Ah, kay kitang tanan, na-experience na anak. Ayaw ko rin nag-resulti ko, ari, exempted ko. No, I'm not saying that. I am also experiencing like what you are experiencing sa inyong kinabuhi. Na suputa, sputunta, pirmita pangayuan pabor, pirmita pangayuan kung sa kabutang, pirmita hangyuan, muli at takanungayan. Mauli ang atong dipati. Agree? Hindi wag kasuhayin nyo niya. Ha? Kamang mga listeners o viewers. Suhay mo? Itong kada lang, ayun na lang maglimod. Why I need to tell you about this? Because the truth, the fact, what we feel, what we experience sa atong kinabuhi na pagpirmita pangayuan o pabor, pirmita pangitaon,
pirmi ta hagyuon muli akta masuputa maitok ta musingka ta manginsulto ta. Comparing us and our God, there is a big difference. Ngano parang Ginoo imong pangayuan pangitaon tuktukon ang iyang dugan dili ni siya kamaong manginsulto, di kamaong manghihap ang Ginoo, dili kamo mangwit ang Ginoo, dili masukong Ginoo, dili ang Ginoo sa puton pag mangayo kina pirmi, dili ang Ginoo maitok pag muduol kina pirmi. In fact, Matthew chapter 18 verse 1 to 4 mingon magani si Kristo, unless you become like a child, you cannot inherit my kingdom. Why? Mingon si Kristo diini. Ya kining gisulti kay kaybaw si Kristo nga kining bata is a perfect image of a certain person na dependent sa iyang ginikanan. Likewise, supposedly ingana unta ang atong approach atubang sa Ginoo. Namura tag bata na sigig hangyo, sigig pangayo, sigig og lambing, sigig og pangayong pabor sa atong gamahanang Diyos. Nano, kay kita, pagpangayuan ta, duulon ta, pagitaon ta, kailikay mo ta, kasikyas mo ta. Ha? Pagitaan na tag pabor, mutugol na ta sa atong mimos numila, ing nagwakun ya. Pagpamuta na pas, silingan, asay mo nanay, inon sa labas niya, wakun siya niya. Sakpan, manamak ka, kailangan ta, muhitas ta, musibat ta. Kapas na ka nakarilit aning akong giingon ka ron, nagaga na to pagsingi pa ngayon pabor. So kung nagtay pabor, souls kong pamilya, sa mga laing tao, dali kita muli at bisag atong igsoon, bisag atong pananginikanan, muli at kita. Kaya may tag-firmi na lang, sige na lang, ako na lang, laging ako. That's human feelings. Sa gara lang ito, inwana. Right? Wala na inong dumi akong supilo kamumun, ako magiging devotion karon. Kay, when we were in Karkar, na nag-quote me with a group of Agawpila in an Irene, yan tumayo, together with my family, usap ako mga gihangyo sa iyaha, ni Supilo Kamumot, na unta, ubispo man siya, as ubispo pa yun, iyan na kong tabangan na ipailuna ko pagtuos tiluhiya ba. You know what? Right after sa Mayo, grabe, sunsunod na until today. Usas mga virtues na ipakita ni Supilo Kamumot, kabalo mo, na si Manok, na mga dibuhis kung binto dili pang tariay, ha? Dili pang tariay, ha? Iklaro na ito na, kung dili Manok, na kanon ba? Mga binuhi. Kung sa may nitabo ang mga silingan sa parokya, kay mangawat ng Manok. Kay mamugasa ibaligya sa kawatan, at ito na pong Supilo Kamumot. Ang turga po niya idol, iyang manok na gibuhi sa konbinto, kunya kawatong silingan at turga po ibaligya sa maong obispo, palit po niya, salimaw siya nga iyan ang manok. Niya, iuli ako ito sa kusina lapit. Sulat niya na po, mawala po manok, kawatong. Niya, ibaligya niya po niya. Palit po niya po niya. Huwag siya reklamo, makagiri tinuod niya ang kinabuhi. Kabalo mo, this was the life of Supilo Kamumot. Unya, pag nangasya sa usa kadapit, kung unsay na siyang bulsa, pag yung mga ayok, iyak iurot kong hatag. Wait a minute. One time, Supilo Kamumot was robbed. Kaning robbery o itawag na ito pagpangawat or theft na ay itawag na ito o diferensya na. Ha? Kaning robbery, exerting intimidation, no entry point, pero gipugos ni Mugsunod, robbery na. Misuds, konbinto ang usaka, gitawag na ito, ugkawatan, tulisan, gitulay si Supilo Kamumot. Karo kaya po man konbinto. Unya kay mo ikintos, bintana niya habog man. Yang ging ng tulisan, dong, dong, dong. Ayaw, ikid na dong. Kaya kung umikid ka, mamatay ka diya, kay habog ng bintana, deris, konbinto. Ari abis mo tandong, o oh, dalhalan ng imong gitawag na itong kinawag. Pagkabuhutan ni Supilo Kamumot,
Yang manok gikawat, iya pagpalitun. Yang manok. Siya pagitulis, iya pagitaga ang pabor, ang itawag itong tulisan, magis pultahan, pagkabutan. Mamutinasol nga nung itubo ni siya saltar, tungod siya ang hilingig na kinaiyak, kikasagala na itong tao, sus, grabe tamang winta masuko mo, react mo, hanggang, musigang kalimutaw, sa putong, up, magkailikay, kaya inyong pangayaw, alam mo. Oh, ayaw limon, limon pa rin sa klaro kaayo, ha? Pero sa sabi ng kamunod, pagkabutan. One of the archbishop's illusion. Nanghatag siya og tabang sa mga tao sa iyang konbinto. Na may tao sige balik-balik ang iyang mga alalay na kahiruman na nabisap. Na may tao na balik-balik og pangayo, sige naman nagbalik-balik ang tubag sa usa ka archbishop, yun siya, pasag din lang na. Tingalik ang Diyos na balik-balik og pangayo. Sagdan daw, kaya tingali Ginoo, gabalik-balik, nag-disguise. Posible man sila, Hebrew 13:2. Bantay mo, kanang mga boss itong balay, tingali ang hinak, nag-disguise. Walang takat, iba o, walang tamasayon. Kanang mga tao sa atong palibot. Right? So, din niya ito makita na kasagaran ng tao pagpangayuan, grabe tamo react, grabe tamo suko, grabe tamo winta. In fact, there was a film showing and my wife knows this because she was the one who told me about this pursuing na doon ay usaka dautang tao sa usaka napit na di sagot po usaka obispo unya pagkatupad obispo pagka-close nila ang kanang gamit niya itawag nato o balay sa obispo gidaras maong dautang tao unya pagsusi ka ng kanaas man ang palibot, pagmata pa sa obispo, gibunalan ang obispo sa maong dautang tao. O, misibat ang maong tao. Kamalo mo, when the rubber was cold, the bishop came to him and even forgive the person na nibunal niya o nangawat sa kaptangan niya at yung balay sa obispo. Yeah. That was the beginning of the conversion sa taong kawatan o dautan. Nano, iyang nakita ang imahin sa Ginoo ni Abto mga obispo. A very forgiving bishop. A very generous bishop. A very good bishop. Mauni ang naan sa pensuin. Why I am telling you about this, Kipilo Kabumot, katong archbishop sa Luzon, katong sa kaobispo, ano, kaya ilang mga pinaya dili na ordinaryo, kaya kasagara na to, commonly speaking, kasagara na to, react man, suko man, pagpimit na pangayaw ang pabor, balik-balikan ta. Ha? Mainit ta, saputon ta, masuko ta. Tingali ang kasagarang reaksyon sa tao. Apan adun ay pipila, nalahit po ng ilang reaksyon kay what man sila eh, kasuko. Okay naman sila pirmi balik-balikan. Okay naman pirmi sila pangayuan. Okay naman sila o pirmi nga masakitan despite sa ilang gitawag o kamaayo. Okay na sila, may mga tao yun na. Pero the truth, the fact, pipila rin. Matana ko ninyo. Hatani, kanang pirmi ta pangayuan, niya reklamo ta, bagot mo ta, suko ta, balik niyang kawana. Ako bitaw, di panambit ng kubipon. Na na ako sponsor, may undang niya. Akong ipaluwa, pwede ko baka mabalik, nanambit siya. Kaya nga nung kung magbalik-balik kung pangayo, kung nalang kumuriak, yung nasa kasabot, na nung magbalik-balik, ang nga, kay akong programa, balik-balik mani, kadaag naman. Huwag mani hulong. Samtang buhi si Brother Edson, samtang buhi pa tayo ni Maong Ministeryo. Padayon mo ta nga, mo exist. Kung itugod si Ginoo, then padayon sa natong bayra na natong mga obligasyon sa atong programa sa kanginan. Newspapers, radio, internet, TV. Oh, may mag-naylibre ron. Ha? Dapat man ato ning tagaan o pagtagad aron nga makasulbay mga atong ministeryo sa kanginan. Eh, wak may mag-ministry nga mabuhi pag wak kay kwarta.
Nasuway ko, manay nireklamo. Pero ako mismo, personally speaking, nasuway sa buhay, na may magbalik-balik, supporton ka, magsupport ka, malibad ka. Mo, binay akong struggle. E kung anong hit mag kahin mo nga, isa kayo ba ako magbalik-balik, yung tawa na, okay na ako. Pero, listen kayo, mag-perfect na song, santos ko na yun. In struggle na, at least, aware ka ba? Na naaka na ng pagbatiya. Ako kasuway ko. Sa puton, suko. Oo. Kasuway ko nga, di ko ganahan. Pag naitaw, magbalik-balik. Pero kay bawa mo ang Ginoo, di gimasuko. Ang Ginoo, di ginuriak. Ang Ginoo, di ginuriklamo. Ang Ginoo, di gimaminta. Ang Ginoo, di gisuputo. Pag magsigit, tagbalik-balik na ito niya. Kay gustos Ginoo mo na tagbata, na tigran sa lig, na ito siya. Mauling na kong diferensya sa tao, Ginoo. Ang tao, pangayuan, sukuman. Pero ang Ginoo, pangayuan, ay lipay siya. Ganahan siya. You know what? Speaking of necessity, ako, dagan kay kong necessity, kay dagan kay kong gibuwa, skwela, wali, pangatag sa mga batang kapuspalan, nag-multitasking man ta, in our ministry. Yan lang. Katabang ko in feeding the words of God to your souls, katabang sa ta in behalf of the Jenny Foundation, ubat itong mga kuyog sa mga taong iguto materially, o sa mga bata na malnourished at matabang ang pagkaon? Oh. Nga, skwila ta para sa mga kukitudlo ninyo, di ko magtuon. Mura niya kong banga na muhubas. Wani agas. Karapat dapat lang, sige tagtuon. Oh. Aron nga, mo kabukta, mo timbata. Sa gitawag na itong tubig sa kalam. Importante na. And Cebu City is my what they call tumuran, the oasis of wisdom. Kaya ng oasis means tumuran in Latin word. Oh, karangay kong mga necessities na ako kay pamilya ang giatiman. O ako mangwinta, ako na mong ipaibaw. I'm just sharing you ba? Ay, na mong react. Ako na nangisiyan ninyo. Natin ministry, natin outreach, natin schooling, natin pamilya. Kaya malam mo, I prayed to God many times. In Lord, why you not give me even few people to give me millions or whatever, thousands? Ano na din ako kubaan? Asatag igasto, asatag ikinamlan. Sire na ako ninyo ba? I ask this, what we call thanks to God. I question God. Na namang hitmang kuli mong kasaog, ngayon, brad, nagaanti ka, kinakamilyon na, ay nakagul, ay napangayo. Waman! Panahuna ka malisuban. Wala man. Ako na liyampos niyo. Kabalo mo, God answered in my heart. Simple ra ang tubag sa Ginoo. Mauni, gusto mo may bawo? Wag may mag-istunas, Ginoo nga, harap-harapan. I feel the answer of God even at this very moment in my heart. Ang simple niyang gingon sa ako sa akong kasing-kasin. Kung ako ang tagaag ng kwarta sa imong ikinanglan, tingalig, tapuan na ka muampo na kuitsin, tapuan na ka magluluhod, tapuan na ka musimba, tapuan na ka mangalian ako. Supa, ako na ka pamalandong, may alaw na si Ginoo. Ang itawag kong scarcity and even famine in different aspects na kinabuhi sa tao. There is scarcity sa itawag na tubugma, scarcity of material things, scarcity sa mga pagtulon as Ginoo. Ngano, damur na wakani, damur na naglong kaani, damur kang mangita sa source ni ini. You got the point? And this is what I notice in my life. Nga, ang rason di ay, nga nung wako taga-is ginuog dako na kandidat automatically sa akong double na mga gipanghimo sa atong kinabuhi sa katilingban na atong gipuyan. Kaya ang ako di ay pagsigi kong pangalim niya sa unsay akong necessities matagbuhan sa atong mga programa,
sa atong matag simanang si Biglakaw kay Linsuela para sa pamilya, para sa ministeryo, para sa mga kabataan kapuspalan, kini gi-allow ni Ginoo na wa pud niya bigla ang hatag kay ngano aron magsigipog duol luhod ampo pangaliya pangita niya. In this way, my relationship to God is automatically developed. Na-develop na no, tungod sa sininakong luhod, pangayo, pangaliya, nagto siya. In other words, there are many instances na dilita kasaot o hatag sa Ginoo sa mipanoyo. Hinahinayon ta. Na no, kay di-develop sa Ginoo ang itawag o intimacy between Him and you. Kay sa lihamag sinikag pangayo niya, unsa na build up, good communication, unsa na build up, intimate relationship. Kung sa napita, good relationship between man and God. Mauli ay ni rason na nung Ginoo, wag yun muhatag na kulit sa sakong pangayoon niya. Wag po ko niya kasag, pundo, kwarta. Take, so why kita kubakubaan, hapit na inogdaman, kubakubaan, takin naman tayo obligasyon. Di man ay binakak, kinuod mo rin ako, isuntilin niyo. Ha? We have obligations to pay. I'm just honest, kay mag-pretend ko dilip, okay na. Yan hindi ay, akong gi-suffer ang pinakalibong makalag, even millions of people atong gi-suffer. Kay because of you, may dyan benefactors. Anawa, pinakamilyo ng makalag atong nawalihan tungkol sa atong satellite telecast via Cebu Catholic Television Network. Right? Ngayon ang atong makita ng kamatuuran na di ni kakasaog hatag sa Ginoo, like may experience wako kasaa, wako punduhin sa Ginoo. Sa sige na kong luhod, kalit lang ay muluoy. Sa sige na kong luhod, kalit lang ay malipay. Nga, muhatag. Sa sige na kong wali, sige pangaliya, kalit lang muabot ang grasya. Kasi ito po, na-close ko sa Ginoo, tungod sa sige na kong pangayong niya. Maugnay, dapat na ito muna-una ko. Meaning, di ka maliskarin sa panahon na di ka tumagong dayon. Di ka maliskarin sa panahon na di ka tagaan dayon. Di ka maliskarin sa panahon na huwag ihatag tananin mong ipangayo. Ngano? Kaya ang Ginoo, gatanaw ni mo, iyakang i-train aron maklose ka niya. Kaya mauni desires Ginoo, John 6:44, na tanang tao muluol niya, maklose niya. Di sa ganahan na ang tao malayo niya. Ipskill, itinitri. In fact, di sa ganahan mamatay ang tao na makasasa. Meaning, logically, gusto siyang pili ang tao na aliyah. And you know what? In prayer. In asking. Diha ang tao maduod sa Ginoo. Diha ang tao magkabaton o intimate relationships sa Ginoo. Diha ang tao magaybilog ang iyang karakter at tubangas sa Ginoo. Why am I telling you? Timaw na yung ibang inyo ron. Pangayo, pangita, o panukto. Meaning, pag-ampo. In fact, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Pag-ampo mo, naway hunong. Acts 7:10, it says, ayaw mati ang kakapos pag-ampo. Remember, dito sa tanamas, Gitsimani, liyok to nito, at makita na mga tinunas tong ilo liyok nito 23, gihingnan. Pag-ampo mo. Di ba mo kahatag na ko, bisag usa ka oras, aron sa pagtukaw, man ka na ko, pagbali ni Kristo, nagagok ang iyang mga tinunan. Ngano? Kay sa liha na mag-ampo ka, mga isuon, makabaton kang kusog, inerhiya, manayon ni Kristo, pray, aron di mo dagkos panulay. Sa lupa, ang taong hingang puon, makabaton kong kusog sa ang pagpadayo na ining kinabuhi ka. Pero ang tao nga tapuan mag-ampo, hayan, dali, kaayon malula. Do you agree with me? Ingani ka importante ang pag-ampo. Even mga problema, mga pagsuway, pagbuambu ka, hinahinay na imo ng malabang sa imong kinabuhi. Mauna yung ingon, if you pray all mountains,
in life will become a highway. See? Pag mag-ampo ka ang tanan ng mga utos, kinabuhi, mga kasakit, mga pagsuway, mahimo ng highway. One day, God told a person na naay gitawag nato og bato ng mahulog yas imong puntahan. Gipananguhan ang tao, ha? Si Dudong Albino gipananguhan na naay bato diha sa imong balay, inigbata nimo, pakmatag yung Dudong Albino. Diha agoy, bato siyang puntahan, niya ang danggo na dingon, pos, itulot na. Sus, kay sige siyang tulod, di maging madaog, bisas kanako, buaw ni kwento ng Albino, di maging madaog. Mautong, gawa siya siyang balay, kay makaagi pa mas puntahan. Balik siya, nikapuntod, pila kasi manang tinulod. Wala mangyad niya, mairog, bisag usa na lang, kains ang maong bato. Kalit ang Ginoo one time, sa iyang likod ang bato, may pakita niya siyang kilid. Sa Ginoo, hilak siya, pusilo ako. Kay pila kasi manang tinulod ni bato, bisag mayroon, bisag usa na lang kains. Yung Ginoo, hilong dudong, hilong. Wala man kong ingon dudonga, iroga ng bato, ang akong subo ni mo, itulod na, itulod ba, itulod. Kay ikaw ton, ako may mong irog. Ikson, tingani ba ya ang kinabuhi na to? Pray! Pray! Post! Pray! Post! Kaya ang meaning sa post, pray! Until something happens. Right? Mauna ang kalugan sa gitawag nato o post or pray. Pray until something happens. Pray! Din ang Ginoo man mao'y muhimo. Di man kita. Mula ba na ikwedlo ang Albino? Silang tulad din ang Ginoo may muhirong sa bato. Likewise, pag mag-ampo ka, dili kita mo ay muhimo sa butang, ang Ginoo mo ay muhimo, ang atong trabaho, mo ang puta, mo nang we need to cooperate sa oras itong ipangayo, mo nang we need to pray. Therefore, the middle of the gospel for this episode sa atong kinabuhi, mag-ampo ta, nabaw may mga batos kinabuhi, nabaw may mga problema, nabaw may mga pagsuway, nabaw may mga sakit, nabaw may mga pag-antos, unsay sugo, pos. Pray, until something happens. Maura na yung trabaho. Then, ang Ginoo ingon, awa, imong sakit ako'y ayo. Yung mga problema, ang sulbad. Then, ang Ginoo, kinay mong ipasana ako ng pag-aanon. Ilan ay ang kinabuhi? Dapat di ay kamauta mag-ampo, kamauta mangaliya, kamauta mangita sa Ginoo sa atong kinabuhi. Where we can find God? Where we can talk to God, where we can have an intimate relationship with God, is of course, Matthew 6:6, pag-ampo na si mong lawak, tag-pimpultahan, ikaw usa, individual prayer, but don't forget, that is what we call committed prayer, Matthew 18:20, and where is that? In the Holy Mass. Igsoon, lahit ning tao, gaampo sera usa, kaysa daghan, gaampo, maunang lahit ning individual prayer, kaysa committed prayer. Nalo, imong kuyog tapad, kanila, silingan, mutabang nag-ampo nimo pag naatas itawag o community prayer. Therefore, muduol ta des misa, muduol ta na ay mga prayer meetings, muduol ta na ay mga households, muduol ta na ay recollection, muduol ta na ay retreats. I am repeating and repeating all these things because these are the good avenues, the right avenues, where to come, where to be well, where to associate, where to have fellowship with God. Nindot ning dapita, mangayok ka. Pangitaan eh. Kaya na ang Ginoon eh. Kaya today's episode, di pinang dumanta, naunta, mahimot ang prayerful sa atong kinabuhi. Mahimot ah. Na loyal Ginoon, faithful Ginoon. How? In what way? Diya sa pagpunay doon niya. Pangalian niya. Nano, ang Ginoo, di maminta, di masuko, di pala nato, pag pinipangayuan, dali kayo maito, dali kayo muriak. Ha? Now, yun na is Kristo.
Kamong mga mahal, atagam ninyong bato ang inyong mga anak kung mangayot siyang paan. Si, watagam ninyong isbitin kung mangayot isda. Nalukang si Kristo na kaibon na nalino? Nga, kamong mga mahal, muhatag magbato mga yung paan yung anak, muhatag magbitin mga yung isda. Kung kamo ng mga daotan may balong muhatag kung mayong butang hatos inyong mga anak, kung sa pagkaan inyong amahan natuwa sa langit, ang sa kanormal ng amahan, grabe ang iyang pag-care siyang anak. Right? Di ka na muhatag kung bato, di ko na muhatag kung bitin, ang ihatag paan kung isda, aron magbusog iyong anak. So pagkini mga amahan nga, makita natong huwag pagmahal sa mga anak, delikado ni matangas pagkamahan. Kasi Kristo mingon, ang amahan daw daotan, kamaumang magigong maayo. Sa pagkini mga amahan, nga huwag yung magigong maayo, delikado na binigkasihas pagkamahan. Ngayon, adani. Iyon si Kristo, kung kamao ang amahang tawhanon muhatag og pan og isda sa iyang anak. Samot ng Ginoo mas buutan pa kaysa tao. Is of course, di na malayas. Romans 8:17, even all of us are children of God. That's why ang mga panalangin, ang grasya, ang milagro, ang tanangbuta na atong ikinanggan yung kinabuhian, believe me, di na ihikaw sa Ginoo. Ano? Kay anak mong kaniya. Walang today, na imong narungog ni kamaturana, na unsalit pangayuko ni mo as long as maayo o makaayo sa iyong kinabuhi, ayaw kit ihikaw sa pagpangayo. Pangayo ang ginasginoo. Ayaw ikaw yung imong kaugalingon not to ask anything, ask big things, because God is greater than what you ask. Do you agree with me? Pangayo mo, dakumutan, nato, ang Diyos na imong gipangayuan mas dako pa kaysa imong gipangayo. And even I will tell you, ask impossible things because God can do all things to become possible. Luke 1:37. And this is what I am trying to pray every now and then. I am asking big things. I am asking impossible things. Kaya nagtuo ko ng Ginoo later on, maluoy sa sige na kong hangyo na dusiya ha. Kung mauni ang dapat nato na iampo, pangayok mong dako. Yan ano ang Ginoo, mas dako pas imong ipangayok. Pangayok mong imposibleng butang. Kaya ang Ginoo makahimo ng imposible na mahimong posible. Kaya tanan mahimo niya kay gamanan siya. But bigger this truth, there are many times of our lives na ang Ginoo atong gibutang sa usa ka box. Unya, pagbutang atos box, atong gikandaduhan. What happened to our God who is at the box? Could not move. Could not do anything. Kundo gamanan siya. I'm just presuming ba na imong gikulong ang Ginoo sa usa ka box bang kandaduhan. Now, kung tao ikulong, cannot do anything, kaya ikulong man. Right? Prisuhan ng tao, naman yung mahimu, wala. Mag-isod ba yung nangityas? Di na kayo mo, kaya ipriso man. There are many times of our lives na ang Ginoo atong ipriso. Sa unsang bagi, kanang di tamutuo ng Ginoo makahimu ni ini. Kanang doubtful ka ba? Kanang nagduwa-duwa ka ba? Kanang nahatlog ka ba? Kanang wakay sa alin niya ba? Imong gisiliwhan o gikanaluhan imong utok. That not the fact. God can do all things. God can move. God can do miracles and even healing. Pero the problem is, ang atong utok, ngano, ang atong utok, sa tagsa to kautok, gibutangan to kandado. Ngano, unsa yung epekto pagkanaluhan? Di na kaabli. Tungod kaya di kaabli. Limited ang atong pangunauna. Kaya di ko maabli. Diliwain. Limited ang atong unauna. Ingana ang atong panlaos Ginoo. Limited.
ang atong panas Ginoo gamay, ang atong panas Ginoo mura gipriso, ang atong panas Ginoo mura gikulong. So why bitaw ko anin? Ana mo simba? Ubon ta ko sa ko pinaka o di babusa. Tanaw na ko. Asa may 20 ka niya? Niya, pwede na ako 100. Kasi why ko na? Napiliyon yun ako na yung gitawag na kong 20 ka. Ano ko, kwanta ko, ano ko, pamasahe, ano ko, meton. Hina na ba, ako nauna ba? Musos ko utok, ikaw yung sil. Gamita, ginayin mo una-una. Pag imong ihatag ng 100 sa Ginoo, ihatag mo na ako na. Ako nang daghanon. E ba mo, mura ko maigkig ba? Bitaw, no? Ah, imbis 20, akong ihatag. Ako na experience. Huwag ko nang mahatag 100 simbahan, ha? Anyways, makatarong nga naman sa muhatag kita para sa Ginoo. Pero I'm not forcing you. 100 ihatag ba? Depende sa iyong kasing kasing. Diyos ko rito na Visay City. Ang ako din eh, na experience na ko. Nano? Nano muhatag kasagarang tao gamay para sa Ginoo? Ang angkel atong gilauna na. Ay, kining akong ihatag, anak ni simbahan. Ay, kanya akong ihatag, asak ni padong. Momento na una! Pero usba inyong uto. Una-unaan ninyo, may naghatag ninyo ang Ginoo, makamultiply anak, murdan sa kung sa inyong ihatag. Kapas, iulit na. Maunay akong building na una. Nang Ginoo makahimo sa gusto niya, maka-exercise ang Ginoo sa kung sa buhot niya mibuon kasi siya Ginoo, siya Diyos. Pero sa pagkadagang ni gayon, ang Ginoo atong gipriso, ang Ginoo atong gibutang sa atong box na binasotok na itong ikanaduhan. Ay, di man makaayo ng Ginoo. Ay, dili man ng Ginoo makahimo milagro. Tubagun baga ko sa Ginoo na. Dungun baga ko sa Ginoo na. Wa man ko itabagis Ginoo. Kapas daghan ng mentality ingan. Ano man? Ang ang Ginoo inyo mag-ipriso. Ang Ginoo inyo mag-ikulong. Ang Ginoo inyo man nga di kadaluhan, wala din sa kalihok. Ako bitaw, when I ask God, Lord, kung imo ni ministeryo, iskwila akong tiyo, iskwila akong simo, i-arrange ko, sus! Ultimo, akong asawa, di yung kay man, din yung sa kong pag-arrange Ginoo. All my prayers, believe me, are granted. Ako mga pag-ampo, ngano, tungod kay ako nagtuo ko na ang Ginoo makahimo sa tanan na gusto niya. Therefore, today, I am reminding you, let God to do something in your lives. I-submit ang inyong kinabuhi sa Ginoo through prayers, through faithfulness and loyalty. Then God will do miracles, will do healing. Wait, please. Ayaw gusto ng Ginoo. Lord, makahimo ka. Lord, ayaw ka na ko, Lord. Lord, tumagod na ko niyo, Lord. Ayaw gusto ng Ginoo. Ina, Lord, ikaw bala. Bamalan ka. Nakukag ka mo. Powerful ka. Ina, ang Ginoo, pag-ampo ka na mo. Imo siyang i-maximize ba? Nang sambo na mag-ampo ang Ginoo at i-minimize. Lord, tagay ko. Huwag mo nagpagdo. Marastaw, ampo si Lord. Ayaw pa wala, hapa-hapa, napalupa, ayaw pa wala. As mati mo ito, praise the Lord. Di mo wan, praise the Lord. Sus kay, paggawa sa spuntahan. Missing meat sa siyang anak. Anak, ang pinagpayo, kayo niya magwan. What you can describe to this person? Gaampo siya, pero niyang buwat, kontrari sa iyang giampo. Why talig? Pagmin ka, Lord, why one? Why one? Gahapon dito, nagkuha ko sa kong wife sa Kalamasita, may buntag Kalamasita, March 21, anak niya. Iwan na kong wife. Dere ulan sa Kalamasita, nagpag. Kay Little Baggio ni Mariana, 30 mang yumugnawa, nagpag. Iko Lord, di ko magdaog bisigunsa. Kaya nagtukong dimuan, wak mang yumuruan. Alin, siklang, hinay, di matukuan. Alin, siklang, pag. Tuwa niyo ba, kung sa'yo mong ipanayo? Tauna, sige mo kong pangsikasakang asang mga kasakati mo. Ingo Lord, time comes. Tagaan mo mo ba eh. Sus, kalit lang. Iyos,
Dunong insuwa, dung, kapag malayit ko, bago itong pinalit na ko, hindi mo itong sarwan ko. Bago ko pa yun. Pag-abot ko Cebu, 3 months pa niya napalit. Bago lang. Sa Cebu City. Awag yun ang Ginoo, Lord. Kaya ko balay. Ha? Anong mga kapit ko ilan ako? Oo, naingala ko mag-apod Ginoo ba? I maximize God in my mind. I maximize God in my heart. Anong hindi na ako kaya tanan? Lord, kayo bahala. Maluma ka. Igsuon, there are many of us, ang utok na to, negative, ang utok na to, gamay. Palakan ang atong utok, in that way, ang Ginoo mo dako, puslong ko na nao. Sambunan yung atong utok, atong magkaladuhan, ang Ginoo, atong mag himuumurag. Gamay ka, ayaw ba? What is alig ba? Diyos ko. Nakanato na na, maunang wagi tayo milagro, what a healing way of blessing, ano? Kaysa na nag-amputa, ang atong patas, Ginoo gamay. Maunang ask big things because God is bigger than your prayers. Ask impossible things because God can do all impossible to become possible. Yeah. Iwan mo din talig. Ang Ginoo gamay na sumbalaw. Ang Ginoo. Ato mang yedestime. Kaminos na si Ginoo. Nagalang siya na. Kaminos ang Ginoo na doon. Ikaminos ang kang Ginoo. Kaminos ang kapita. Kaminos na si Ginoo. Kalo mo din talig ba? Katsuin na mag-ampo na inyong yedestime ang Ginoo. Makadagan. Ayun mo Ginoo. Kapila ka na ito, di-minimize ng Ginoo, i-maximize ng Ginoo. Speaking of maximizing, that means, tuwing Ginoong dako siya, gamhanan siya, powerful siya, more than yan kalipay. Mas mutuo ka na siya, mas gamhanan kay isang kinsa ni kalibutana. Anha, magtibog ang milagro, hiling gusin. Niya. Mutlam, kung sila itong utok, ang atong utok, na ako itong Ginoo, hey mo ka, Lord, may mo ka nis Ginoo, sigurado kang Ginoo mo uli, ani, sigurado kang Ginoo mag-provide, ani? Tanawa rin niyo akong schooling. 1 year na ko. Yeah, almost a year na ko Cebu. Ah, almost a year. Huwag pagi kumapas mo sa'yo. Yeah, huwag pagi kumapas mo sa akong pamilya. Huwag pagi kumapas mo sa among kinabuhi ako mismo. Huwag pagi kasulit. Baktas, haknak, tagbilaran. Yeah, galangoy. Tagbilaran ko Cebu. Nano? Na yung mga blessings, mga boat. Kaya mga ginagino, paluma, kapaskwila na ko, Lord. Ikaw bahala. Mawin akong bermigyan po ba? Kanang daon bitaw akong stamina, kanang daon kaya akong moral. Mayroon ko, Lord. Paluma, kagpilin ako, paluma, kagbawalin ako, yan yung mukong problema ako. Ikaw na bahala, Lord. Ingana ko pag gusto as Ginoo. Ako sa inyo, ikaw na bahala, Lord. Ingana ka. Unexpectedly, surprisingly, something will happen to us na wakulig ka magdakong kahit nagkagisi. Ingat ang Ginoo. Yarogin Ginoo ay yung kulugon, yung next debate, kabilos mo sino? Eh, wak mo salib niya. Lutlan. Kanahan magkang Ginoo na. Diba? Finally, nandiyan ay giningon golden roll. Kung sa may golden roll, buhat ka nga tukuban ang bot yung buhaton na nakalim nyo. Do unto others what you want others do unto you. Meaning, pag mahalunin mo si katao, mahalun ka. Pag imus ang tabangan, tabangan ka. Pag maluliun ka, kaluyan ka. Pag kamao ka mo sa bot, sabton ka. Pero galit aliwaros ka, mga tama kag tao, magdumot kag tao, masilag kag tao, mubanta kag orde mo, kaang kinamuhi, winner, winner. Ang buhay ay gulong ng palad. Di ba? May kanta na? Gulong ng palad. Maunit inoon, ang buhay ay wither-wither lang. Sino pa, pag magdumot ka, masuko ka, may ito ka, mangukong ka, mubanda ni mo na? Believe me. What you sow is what you reap. Galacia, Science City. Mauna kung imundungta ng tao, tamakan mo ang tao, nagdaugulin mo ang tao, sa kinsa ng kawana, mubanda gilin mo. Mauna gitawag sa atong pinuluwag karma. Wala may babasa ang karma. Gaba. Kanang word gaba, di ko nababasa, pero masamot. Tanawa, kung sa'yo mong maayong himuon sa'yo si kataw,
himuon na nimo. Sa pagbagibog na utang, mubang na nimo na. Tanawan ang pagpagdaot o mga kinaiyahan. Kung si Karmana, landslide, lunok, patay, global warming, kinsay na ay pituan, tao. Tanawan ang pagpamisda o dynamite fishing, binuang. Kung sa epekto, scarcity of fishes. Kung sa tabo, pas mo mga tao, ay panunan. Monagin, what you should is what you reap. Kung nagtanong kang kasilag, mag-ani kang kasilag. Pagtanong kung gugma, mag-ani kang gugma. And this is what I am trying to relate every now and then. I don't want to have enemy, even a single enemy of my life. Di ko gusto nga ako'y kontra. Kaya nga no, kini mga taong dautan, di ni dapat kontrahon. Kaya nga no, in our theology, sa atong ministeryo, kini mga tauhan na victims of Satan, they are just possessed by Satan's right, Ephesians 6:1. Mga di ko gusto nga ako'y kontra. Sa Katoliko, sa Reynolion, mga naitago nga no, yung atong channel sa TV6, atong yung gigong ecumenical channel, ha? Na yung misa, na programa sa mga laing reliyon, reading word, akong igala man si Pastor sa Panta, sa Christian Gospel, sa Seventh-day Adventist, and other religions. Nano? Hindi ko gusto na ako'y kontra. Kaya ang golden rule, ang meaning, love your neighbor. Maunay golden rule. Ang golden rule, higugmaa ang imong isikatao. Once malimo ay miskataw, buhati rag maayo. Ayaw pag-imog na utan, kimo bandali mo na. My dear friends, unsa itong gimong mga maayo sa atong isikataw, expect it will come to you. Kamong mga nagtabang nini mga ministeryo, expect blessings will come to you. Believe. Na naman, maayo na inyong ipuhan. Nagluwas mo mong kalag, tungod sa inyong tabang, nagluwas tag libuang mga kalag, every day. Yeah, sa epekto na, kung sa ipugas mo inyong banda, inyong panalangin, ang mag-disgasya, ang mga walami na mubanda ni mo, kay ang principle sa gulilo, what you soon is what you man. Pero beware sa mga tao, nagpasipala, to men and to anyone. Mga taong kusog mo tama kung katungod, mga taong kusog mo nagdaog, mga taong masinaon, mga taong nga why kaluwi, mga taong kusog kaayo mo kundinar, ay mubanda na ninyo. Ako na ngayon, hindi, Biblia, wak kumandong yun ninyo, mubanda na ka ang buhay, awin-awin na therefore, ang sokos Biblia, maghimura ditagtanan maayo, kay mubanda ni mo maayo, murag bula ba? Asa ni mo na iblabay, mubanda ka. Mao na gitawag o principle sa gitawag o bula na palasa iblabay, mubanda ka. Mao nang dapat maayo rin atong iblabay sa tao, maayo atong buhatos ka tao, pakirelease sa mga tao. Ano man, kay ang iuli, ang isukli, maayo man. Maunang, kamo mga taong gahimog maayo, magamay madako, expect, it will come back to you. Maayo sa atin. Pero kamo mga taong gahimog dautat, niya, kapasipala sa isikatao, golden rule, sa ebanghelyo rin, mubalik na, kay unsay mong imuon, mubanda na nimo. Iyon si Kristo, ayaw himuha, hindi mo gusto ng imuon nila nimo. Himuha ang gusto nimong, himuon na nimo. Golden rule. Muna'y gitawag o law of bouncing. Ha? Banabanda ba? Oo. Banda na. So pa, dapat mag-imot ang maayo arong maayo nga tumadawat. Right? Di ka mag-imog dautan kaya ang musumbalik na to karma o di baggaba. Salamat sa mga tao na nagtabang ni inyong ministeryo. Ako nagtuman, what is this what you did? Iulit na sino o inyong gihatag. Ay what you saw is what you did man. Tama. Then doon natin, balik yan din, ma-escape. Dagan mo na malit. Gusto na malimot mo na advertise. Pamalit mo kapin din.
Kumusan sila ni brother nila? Kapit. Niya order na mong t-shirts kay sige naman tag-produce na mong t-shirts. Ano lang? Niya, natin ba bliya na rin balik? Ya, ha? Pumalit mo, kamuna naad mo bet-bibliya, palit mo. Kas aragalin na mo, palit mo. Ina-explain na may bibliya. Manaan may bibliya na rin sa pisina, balik ya, ha? Okay ba? Niya, kalabas kita, March 21, kung itugos kino. Ay, kita-kita ka. Uban sa barangay officials, uban ni Bradito Akma. Niya, uban sa mga faculty ug parents, ha? Oh. Labas kita. Therefore, I encourage the public na maghatag na kung gusto mo. Kung may pagsanay ni ang iyo ni ato ba? Niya. Yeah. Kabalo mo sa sige na kong pangayo na exercise ang akong humility. Pagwa mo. Wa gilay ko mahimo. Maura gina akong lituan. Paluluoy ba? Para maluoy mo. Tutal di mo. Punakanoon ako ba? Okay. Na naman may bad trip para sa among pamilya ba? Kanang inyong yatag, among nangyatag ang gusto na tao ba? Di ba? Niya, pag naay mo supa kanin atong mga gibuhat, nagpailalang yun na nga naging problema ng mga tawana. Okay. Kung sa pwede dautan ng pagkanoon to ng mga bata, atong tagagbugas ng mga pamilya, dautan ba na? Pero naguhat man ko, huwag pa mang good Kristino. Okay. Nga naman, atong yan po. Aliwa sa mga sadaran, thank you. Nay, laling, Galanido, kumusta? Oh, bali, paribert, o stringing. Pero may pinamititas, ay isos na kritis nita tiruhi. Iapigam po, ay dinong bibigrasor na Berta Sarlatan. Iapigam po ninyo si Jose Linakay. Kumusta yung dami? Miljor Irene Aguilar! Kumusta? Please pray for Brad Verne o Taimil o Ted Jamil. Si Jamil Aguilar, anak ng Irene, tuwaman niya sa gawas, bagulang, primero niyang sweldo, yun siya, ipakaon sa mga bata sa labasita. Wow! Pagkabuhutan. O ba ni Kumari Milani, Brill and Mills, pagpalain ng mga pamilya. Ramir, doon na kita ko! Kumusta sa Medrid? Kristo Medrid, grabe ka. Di matabang. Wag ni Paul ang Brother Ilse yung pamina. Kaya gusto siyang ako pirmi mo mo istorya. Eligam po rin nyo. Regulo kong binibito nyo. Ha? Kumusta? Kumari Mildred, ha? Kaya pray po rin yun. Tony Norris, Madira Palina. Kumusta tayo, Tony? Kompleto ni iya? Pag-eskwila, outreach niya para po sa mga atong programa at kanginan. Eh, Tony. Anda ni Boracay, anda lang sa Gawgril, ibus John Busnegaya. Nindot ni Anda ni Boracay karon. Niya lang Gawgril, anak mo, niyaing na ng mga workers niya o gigutom na mga paspasin ninyo. Ha? Hangyo ka ba? Pagutomon mo. Eh, ang standard sa lang Gawgril kay paspasan man o sir, muna og mo, agto mo, hangyo ah, ngayon na, gigutom na mo. Ganitan ang lawa mo gutoma, nag-aagra, mo po nang dipod madali. Muna, hangyo lang. Then, palito doon kita biniga, ni Paping Bitonyo, uban ni Paping Esclamado. Kumusta na yung Paping Esclamado, ha? Muna niya liyog na ito para sa itong artist, uban ni Adi Limit sa Garcia. Grabe ni Slamangitag Mutabang. Ha? Then, Global 1, Global 2, Visitors of Anda, pagpalain mo taga-Anda. Heidi, nagpresentan. Arawad, the proprietor, thinking water pangdan. Galabo, ang ranking, please pray for night. Pia, Joe Force, Art and Sign, no pangdan. Namintag balay, this is printing. Tanang, Arts, Manus, Davos, Kamut, Kamaone, Joe Force, Art and Sign.